Hello guys, this is Edison Gotan and welcome to Tech&Ed. Ayan, today titignan natin kung ano ba tong napakasikat at pinag-uusapan na Starlink Internet Service. Ito yung galing sa company ni Elon Musk na nagpro-provide ng satellite-based internet access. At ngayon na available na siya sa Pilipinas, pwede na natin siyang subukan. Samahan niyo ako ngayon at tignan natin kung gaano ba kabilis itong Starlink at ito pa ay marininang magamit kahit saan sa Pilipinas. Hawak ko ngayon ang isang Starlink box, no? Ito ay may bigat na 18.7 pounds. So, galing pa siyang US. And sineship ito usually ng DHL at iba pang mga local courier na partner din ng DHL. Ngayon, ang nasa loob nito, ang in-expect natin ay ang terminal o yung tinatawag nating Starlink na dish. Nandito rin sa loob yung router at mga kable na kailangan natin para mapagana itong Starlink. Merong different plans ang Starlink. Merong residential at meron ding roaming. Ano ba pinagkaiba nito? Ang residential ay magagamit lamang sa iisang lugar. Kung sakali man na ikaw ay lilipat ng bahay, kailangan mo itong i-configure sa iyong Starlink app para mailipat siya right away. Pero kung ikaw naman ay madalas mag-travel o lumipat ng lugar, I would recommend you get the roam. Ito namang roam ay mas mahal ng konti dahil pwede mo naman itong gamitin sa kahit saan sa Pilipinas. Ang Starlink ay nagkakahalaga ng one-time fee na 29,320. At ang monthly fee naman nito for residential plan ay nagkakahalaga ng 2,700 pesos. Ngayon, kung ikaw naman ay kukuha ng roam, ito ay magkakahalaga ng 3,300 per month. So, kung i-compare mo to sa mga naka-fiber na mas mabilis ng doble ang magbinibigay na speed, well, sulit na sulit ng Starlink kung sakali man na gagamitin mo siya sa mga lugar na walang internet o kaya naman ay mga lugar na mahirap magpakabit ng fiber internet. Maraming nagtatanong kung saan ba mabibili ang Starlink. Ito lamang ay mabibili sa Starlink mobile application o kaya naman ay sa starlink.com na website. Huwag na huwag tayong maniniwala sa mga nag-o-offer ng half price na Starlink dahil ito ay kadalasang scam lamang. Marami rin na nagtatanong kung ang Starlink ba ay pwedeng gamitin sa negosyo katulad ng mga PisoNet. Technically, siya ay gagana sa PisoNet, but remember na ang Starlink ay mayroong 1 terabyte na fair usage policy per month. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay lumagpas sa 1 terabyte, paring itong bumagal o ilimit ng Starlink ang iyong access. Ang Starlink, bawal din siyang gamitin sa mga illegal na downloads katulad ng mga pirated movies dahil pwedeng ma-block ang iyong account. Sa mga nagtatanong naman kung mas okay ba ang Starlink kesa magpakabit ng fiber internet connection, ang sagot ko lamang ay simple. Kung merong fiber internet connection sa inyong lugar, still go for the fiber because the fiber would still be faster and more stable than Starlink as of now. Pero kung sakali man na ang lugar mo ay hindi naaabot ng mga major telco, katulad ng Globe or PLDT or Converge, pwedeng-pwede mong gamitin ng Starlink. Remember lang na ang Starlink ay satellite-based, so ibig sabihin meron pa rin chances of disruption, lalo na kapag masama ang panahon o sobrang lakas talaga ng ulan. Nasa tabi ko ngayon itong sa Starlink na satellite dish. So, papansin nyo, napakaliit niya. Very portable, technically. Nakakabit yung dish, no? Sa tinatawag nating base. So, kasama naman yan sa package. You don't need to buy one. Usually, itong base na to, pwede mo siyang i-bolt sa anywhere, sa bubong nyo. Or, in this case, pwede natin siyang itali sa alambre para hindi naman siya lumipad o tangayin ng malakas na hangin. Now, the good thing about this, when you are configuring this dish using the app, no, automatic siyang mag-a-align. Hindi mo siya kailangang itutok katulad ng mga tinaunang satellite na dish. Kailangan mo siyang itutok manually. I-compute mo pa kung saan mo siya dapat direction itututok. This one does it automatically. So now that we have seen the Starlink dish, no, naka-configure na, na-setup na natin sa rooftop, now let's take a look at the Starlink router besides me. So this one, this looks like a black, neat, clean
white, black, no? Very pretty, very, ano, very neat. You could see the SpaceX logo down below here. And also, this ellipse here, this logo, according to Elon Musk, is actually the pattern, no, on Starlink router. Ito yon, is the orbital transfer ellipse from Earth to Mars. Ayan. Now, this router is a Wi-Fi 5 or wireless AC router. And you could actually connect, syempre, through Wi-Fi if your device supports it. Now, dito sa ilalim is the most important part. Kasi this one, this long one, this is actually the Starlink cable. This is included in the package and the length of this is 15.2 meter. And the other cable here is the power because this router supports 110 to 240 volts. Now, yung Starlink dish natin na nasa rooftop doesn't need any power kasi kinukuha niya yung power niya directly from this router. And this router is the one connected to the power source. Now, para malaman natin kung gaano kabilis ang Starlink dito sa Metro Manila, we'll do a quick speed test. So I have here my iPhone that is already connected to this router. And we'll just try to run the speed test to at least have an idea how fast yung last mile niya. So just a note lang, no? When you're doing speed test, it doesn't reflect the actual speed of the connection kasi there's a lot of factor involved when you want to really measure the speed. Of course, there's a factor na nasaan yung kabilang server na kinokonekan mo, anong network siya, anong route papunta sa kanya. So imagine if you have a server that is located far away, then definitely your experience will still be slower even if you have a fast internet. And ganun din, even if you have a fast internet, if the load or the traffic that you are actually having in your network is huge, then you could also experience a slowdown. We'll open the speed test on my iPhone. Here we go. So as you can see, nakalagay dito sa baba, SpaceX Starlink, no? And I'm testing against Globe Telecom in Quezon City because I'm here in Manila right now. And here we go. The speed is 200 plus Mbps. So once again, nagbabago-bago nito speed, no? It is not consistent na 200. According to Starlink, what they are promising is at least 50 to 200 Mbps. Right now, but eventually in the future, as they upgrade the satellite system, I mean the Starlink system, then definitely we expect them to increase their speed. Of course, magkakaroon din sila ng mga plans, no, especially for business, that would also provide a faster connectivity. So right now, after testing with speed test, we got 209 Mbps for download and 8.31 Mbps for upload. So if you would ask me, ano yung latency? Medyo mataas, 460 ms. I would say if you're just surfing, that would be fine, but if you're playing mga, especially yung mga games like FPS, definitely this would be a little lag konti. Syempre, we as much as possible we want the latency or the ping, no, latency and the ping to be low as much as possible para mas mabilis yung response nyo. Ang Starlink ay available na sa buong Pilipinas. So kahit saang sulok ka magpunta, sa tuktok ng bundok, o kahit man sa gitna ng dagat, technically, meron kang signal na makukuha. Pero remember, you need to be on the roam package, no? Or yung plan, bago mo siya pwedeng malipat-lipat. Kasi kung ikaw ay naka-residential plan, gagana lamang ang iyong Starlink kung saan mo siya nirehistro. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to Tech&Ed. Once again, this is Edison Gautan, and this is Tech&Ed in Focus.